bayan, magsiawit na bayan, pinagpala ka, dakilang bihayang pangako niya sa milay na. Sinauna mong hangarin ang taong ay tupusin upang siya ay makapiling mapag-irog na Diyos natin. Bayan, magsiawit na bayan, pinagpala ka, dakilang bihayang pangako niya sa milay na. Dakilang bihayang pangako niya sa milay na. Sa gala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Panginoong Jesus, binigyan mo kami ng bagong buhay. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, pinapatawad mo ang aming mga kasalanan. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, binabahagi mo sa amin ang iyong katawan at dugo sa Eucharistia. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng Diyos Amang makapangyarihan. Patawarin ang ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka at ipinagdarangal, sinasamba ka dahil sa dakila mong galwalhatian. Panginoon naming Diyos, Harinang Langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Heso Kristo, putong na anak ng Diyos, kordero ng Ama, ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sandibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na nalulugluk sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoong Heso Kristo, kasama ng Espiritu
sa walhati ng Ama. Amen. 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 Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lakas loob ka naming tinatawagan. Sa ngalan mo, Ama naming banal, sa kalooban namin ay panahanin mong lubos ang iyong Espiritu na sa amin ay kumukupkup upang sa lupain na ipinangako kami ay makapasok sa pamamagitan ni Jesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang aklat ng mga hari. Noong mga araw na iyon, si Elias ay mag-isang pumunta sa ilang. Pagkatapos ng maghapong paglalakad, ay naupo siya sa lilim ng isang puno ng retema at nanalangin ng ganito, "Panginoon, kunin na po ninyo ako. Ako po'y hirap na, nais ko na pong mamatay." Pagkatapos nahiga siya at nakatulog. Ngunit dumating ang isang anghel, kinalabit siya at ang sabi, "Gising na at kumain ka." Nang siya'y lumingon, nakita niya sa may ulunan ang isang tinapay na niluto sa ibabaw ng mainit na bato at tubig sa isang sisidlan. Kumain nga siya at uminom. Pagkatapos ay nahiga uli. Ngunit bumalik ang anghel ng Panginoon. Kinalabit siya uli at sinabi, "Bumangon ka at kumain. Napakahaba pa ng lalakarin mo." Kumain nga siya uli at uminom. At siya'y lumakas. Sa tulong ng pagkaing iyon, naglakbay siyang 40 araw at 40 gabi hanggang sa Horeb, ang bundok ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Panginooy aking laging pupurihin. Sa pasasalamat, di ako titigil. Aking pupurihin kanyang mga gawa. Kayong naaapi, makinig, matuwa. Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Ang pagkadakila niya ay ihayag, at ang ngalan niya ay purihin ng lahat. Ang aking dalangi dininig ng Diyos, nawala sa akin ang lahat kong takot. Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Nagalak ang aping umasa sa Kanya, pagkat di nabigo ang pag-asa nila. Tumatawag sa Diyos ang walang pag-asa, sila'y iniligtas sa hirap at dusa. Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Anghelyong bantay sa may takot sa Diyos, sa mga panganib, sila'y kinukupkup. Ang galing ng puon, hanaping masikap. Yaong nagtiwala sa kanya't nagligtas, ay maituturing na taong mapalad. Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin.
Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, huwag ninyong dulutan ng pighati ang Espiritu Santo, sapagkat ito ang tatak ng Diyos sa inyo, ang katibayan ng inyong katubusan pagdating ng takdang araw. Alisin na ninyo ang lahat ng sama ng loob, galit at puot. Huwag na kayong mambubulyaw, manlalait at mananakit ng damdamin ng kapwa. Sa halip, maging mabait kayo at maawain sa isa't isa at magpatawaran tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Yamang kayo'y mga anak na minamahal ng Diyos, tularan ninyo siya. Mamuhay kayong puspos ng pag-ibig tulad ni Kristo. Dahil sa pag-ibig sa atin, inihandog niya ang kanyang buhay bilang mahalimuyak na hain sa Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pagkaing dulot ay buhay. Si Jesus na poong mahal. Buhay natin siya kailanman. Panginoon. At sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panakong iyon, nagbulong-bulungan ang mga Hudyo dahil sa sinabi ni Jesus, "Ako ang pagkain na bumaba mula sa langit." Sinabi nila, "Hindi ba ito si Jesus na anak ni Jose? Kilala natin ang kanyang ama at ina. Paano niya ngayon masasabi, bumaba ako mula sa langit?" Kaya sinabi ni Jesus, "Huwag kayong magbulong-bulungan. Walang makalalapit sa akin malibang dalhin siya ng amang nagsugo sa akin. At ang lalapit sa akin ay muli kong bubuhayin sa huling araw. Nasusulat sa aklat ng mga propeta, at silang lahat ay tuturuan ng Diyos. Ang bawat nakikinig sa Ama at natututo
ay lalapit sa akin. Hindi ito nangangahulugan na may nakakita na tawa. Iyong nagmula sa Diyos ang tanging nakakita sa Ama. Sinasabi ko sa inyo, ang nananalig sa akin ay may buhay na walang hanggan. Ako ang pagkain na nagbibigay buhay. Kumain ng mana ang inyong mga ninuno nang sila ay nasa ilang. Gayunman, namatay sila. Ngunit ang sinumang kumain ng pagkain na bumaba mula sa langit ay hindi mamamatay. Ako ang pagkain na nagbibigay buhay na bumaba mula sa langit. Mabubuhay magpakailanman ang sinumang kumain nito. At ang pagkain na ibibigay ko sa ikabubukay ng sandibutan ay ang aking laman. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Mula po sa ating ebanghelyo ngayong umaga, may tatlong paalaala ang ating Panginoong Jesus sa ating lahat. Ang una, ang tumatanggap ng Holy Communion at tumatanggap ng malimit kung maari lagi-lagi at pagkatanggap ng Holy Communion namumuhay siya ayon sa kalooban ng ating Panginoong Jesus. Ang sinumang tumatanggap ng Holy Communion, magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ang ikalawa, ang nananalig sa ating Panginoong Jesus, ang umiintindi sa lahat ng itinuturo ng ating Panginoon. At ang lahat ng ito, isinasabuhay niya sa kanyang buhay bawat saglit dito sa lupa, siya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ang ikatlo, kung lagi tayong kumakapit sa ating Panginoong Jesus, lagi tayong dumidikit sa kanya,
hindi tayo humihiwalay sa Kanya sa anumang paraan. Magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Ano ba itong buhay na walang hanggan? Habang nabubuhay tayo sa lupa, magiging napakaganda ang ating buhay. Magiging mapayapa, laging maayos, laging masaya. At pagkatapos ng ating buhay sa lupa, langit ang ating tungo. Makakasama natin ang Diyos doon, magpasawalang hanggan. Kaya, lagi tayong tumanggap ng Holy Communion. Lagi tayong manalig sa ating Panginoong Jesus. Lagi tayong kumapit sa Kanya. Anuman ang mangyayari sa atin, sa ating buhay sa lupa. Kaya, isagawa natin ang ating pananampalataya sa ating Panginoong Diyos. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, nalulukluk sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula ang paririto at tuhukom sa mga nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na mag-uli ng mga nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Minamahal kong mga kapatid, sa oras ng ating pangangailangan, nariyan ang ating Ama na nasa langit, na hindi lumilimot sa Kanyang bayan. Dumulog tayo sa Kanya upang pagkalooban niya tayo ng lakas ng loob na makapagbigay buhay din sa kapwa. Tulad ng Kanyang anak na si Jesus, taglay ang matibay na pananampalataya, lagi nating idalangin, Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Para kay Papa Francisco, Jose na aming obispo, mga pari at diakono, magsilbing bukal at rurok nawa ng kanilang buhay ang Eukaristiya upang makasumpong sila ng lakas at inspirasyon para sa kanilang ministeryo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Para sa mga pinuno ng aming pamahalaan, matupad nawa nila ang kanilang sinumpaang tungkulin. Magindaan nawa ito tungo sa ikabubuti ng lahat. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Para sa sambayanang Kristiyano,
maging malinaw at epektibong tanda nawa tayo ng paghahari ng Diyos upang mapukaw ang mga hindi sumasampalataya at nagdududa sa pamamagitan ng ating banal na pamumuhay. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan para sa mga may matinding pinagdaraanan sa buhay. Makadama nawa sila ng paghilom at pag-asa kay Jesus, ang tinapay ng buhay. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan para sa mga yumao. Makatagpo nawa sila ng kagalakan at kapayapaang walang hanggan sa piling ng Panginoon. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Mapagpalang Ama, ikaw ang pinagmumulan ng lakat ng biyaya. Gabayan mo ang iyong bayan tungo sa pagpapakabanal upang sa aming pagsunod sa iyo, kami rin ay makiisa ni Kristo na anak mo na buong pusong nag-alay ng sarili upang maging pagkain na nagbibigay buhay. Siyang nabubuhay kapiling mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Paghahanda ng alay ay narito po ang alak at tinapay dala sa altar mo, aniwi magiging tunay dugo mo't katawan. Aming tatanggapin ngayon, magbibigay buhay. Paghahanda ng alay, ngayon ay sisimlan. Ang alak at tinapay ay bebendisyonan, aniyo'y magiging tunay dugo mo't katawan. Ito'y aming tatanggapin sa pakikinhabang. Manalangin kayo upang ang pag-aakin natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo po ang mga alay ng iyong sambayanan, ang ipinagmagandang loob mo na ibigay sa amin upang maiahin ay sa nawang gumanap ng iyong ginagawa upang kami ay tubusin sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos
ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw ang lumikha sa tanan. Ikaw ang nagtakda na magkaroon ng gabi at araw. Gayon din ng tag-init at tag-ulan. Ikaw ang humubog sa tao bilang iyong kawangis na mapagkakatiwalaan mga siwa sa daigdig. Ikaw ngayon ay pinaglilingkuran sa pagganap sa pananagutan ng iyong pinagtitiwalaan sa pamamagitan ng anak mong makal. Kaya, kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banhal ka, buong may kapal. Banhal ang iyong pangalan. Banhal ang iyong kaharian. Langit, lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan. Dinarakila ng lahat ang naparito mong anak na siyang nagmulat sa bulag, sa pilay ay nagpalakad at nakiramay sa lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lakat ito at kanin, ito ang aking katawan na ikahando para sa inyo. Gayun din naman, noong
matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lakat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-aalala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-aalala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami ay iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco, aming Papa, Jose, aming Arzobispo, ang kanyang katuwang na obispo at ng tanang kaparian. Alalakanin mo rin ang mga kapatid naming nakimlay nang may pag-asa na sila ay muling mabubuhay. Gayon din ang lakat ng mga pumanaw, kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lakad na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng makal na Birhen Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol,
at ng lahat ng mga banal na namukay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, 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 amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipakayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipakintulot sa tukso. At iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin, Ama, iadya mo kami sa lahat ng masama. Pagkalooban kami ng kapayapaan sa araw-araw, inig sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapakamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapakayag ng tagapagligtas namin si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungkayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng
kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Jesus, pagkain ka namin, inumin namin ikaw rin. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pakikinabang namin sa piging na banal ay magdulot nawa sa amin ng kaligtasan at magtanghal sa amin sa luningning ng iyong katapatan sa pamamagitan ni Jesu Kristo kasama ng
Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumaiyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang misa. Humayo tayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.